Muli pong nagbabalik ang programang Kapitulo Bersikulo. Alam po namin na nariyan pa rin ho kayo nag-aabang sa inyo pong mga Facebook page ng Kapitulo Bersikulo para po subaybayan ang pangalawang serye ng ating pong live streaming program sa araw na ito, November 12, 2017. At real time pa rin po tayo sa ating po mga taga-subaybay. Kung anong oras po yung nariyan sa inyo, yan din po ang oras na ating po isinasagawa ang programang ito. Palibasay, live, kung may mga technicalities minsan or may mga technical problem, humihingi kami ng paumanhin sa inyo. At sapagkat ito po ay live program, kaya naman po kami ay nagagalak na maglingkod po sa inyo. Nais po namin ipaabot ang aming pagbati sa lahat ng ating mga taga-subaybay dyan sa buong mundo na. Diyan sa Tokyo, Japan, sina Sister Emmy Perez Yamano, si Sister Joy Martinez. Hindi ko nabanggit kanina, si Sister Esther Uy, diyan sa Sweden. At yung mga kapatid natin diyan sa Doha, Qatar, diyan sa Ireland, si Brother Jan Rex. At sa mga kapatid natin diyan sa Singapore, si Sister Jocelyn Sevilla Mayo. At ganoon din yung mga kapatid natin diyan sa Hong Kong, sa Dubai, diyan sa Saudi Arabia, sa Kingdom of Saudi Arabia, at maging sa ating mga kapatid sa Thailand, at sa lahat po ng mga kapatid natin sa buong mundo na nanonood po ng ating programa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. And of course, sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao, ay nais po namin kayong pasalamatan sa inyo pong walang sawang pagsubaybay. Mamaya-maya po ng kaunti ay amin pong babanggitin yung ilang mga pagbati na pinadala po sa amin dito mula po sa ating web, sa ating Facebook page. Ano po? Bago po tayo dumako doon, alam ko, mahiinip na naman kayo pag puro pagbati, kaya ipapagitan na ho natin yung programa, yung pagbati doon sa ating mga taga-subaybay. Siyempre po, kasama pa rin po natin ngayon, hindi po ako nag-iisa, ang ating pong kamanggagawa at talagang nahasa na ng husto. Dati, nagtatago po ito. Ngayon po, kasama na po natin ngayon sa ating pong pagtalakay. At part na rin ang kanyang training. Sabi nga niya, mukhang nahahawaan ko na siya ng dugo ko. Ang aking po tinutukoy, isa po sa ating board of directors ng ating pong Project Life Ministry. Siyang partner po ng ating programa, Brother James Aventurado. Brother James? Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ako po ay naging kabahagi ng ganito pong programa. At pinasasalamatan ko po siya, Brother Jerry, kasi may good news po siya sa akin. Wow. Kasi yung aking may bahay ay mga nganak na nitong buwan. Isang buwan na lang. Mga nganak na siya. At ayaw ko po sanang tingnan yung kasarian eh. At gustong-gusto ko talaga magkaroon ng baby boy. Oh. Ayan. Ay, pinagkaloob niya naman nung nagpa-ultrasound. Oh, answered prayer. Answered prayer, yeah. Talaga yung nangyari. Kaya meron kaming baby boy ngayon. Wow. So, binabati natin si Mrs. ninyo. Mm. Si Sister... Lauren. Lauren. Mm. At siyempre, yung dalawang anak po ninyo. At bago po tayo dumako sa ating pong pagsagot, sa ating pong mga katanungan pumasok sa atin, ay nais ko po kayong inyayahan sa ating pong pananalangin. Tayo po yung manalangin. Mahal namin Diyos, salamat po ng marami sa muli pong pagkakaloob sa amin ng pagkakataon upang amin pong sagutin ang mga tanong ng aming mga kaibigan, mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa aming bansang Pilipinas na ngayon po ay nag-aabang ng live streaming program ng Kapitulo Bersikulo. Masa kami na kayo po ang siyang manguna sa amin. Pahintulutan po ninyo na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay makapagsalita po kami ng mga salitang ikagagaling ng bawat isa sa amin, mapalapit kami sa aming mahal na Panginoon. Yes, salamat Lord po ng marami sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Meron lamang po kaming kaunting pahiwatig sa ating po mga taga-subaybay. Ano po? At kung meron po kayong gustong itanong sa ating po programa, ay sana po iwag naman yung mga personal na tanong, kapatid na James, kasi minsan ay may mga personal na ibinibigay sa atin. Bagamat amin pong ini-screen yung inyong mga tanong, subalit nais po namin sana ay mapakinabangan natin pare-parehas yung po mga tanong ninyo. Medyo ito po ang nais pa rin namin ipahiwatig sa inyo doon sa mga kapatid po namin. Nung nagra-radio pa lang ho kami, 1998 pa lang, maraming mga kapatid ang may gusto sa ating sistema ng ating programa. Kasi ito po ay apologetics program. Natural po ang mapapanood nyo ito, medyo may konting bagsik yung sagot.
Wag ko kayo maghanap ng devotional dito, mga kapatid. Ito devotional program. Ito po ay apologetic program. Pag sinabing apologetic, ito po ay sumasagot sa mga depensa, sumasagot sa mga batikos, at sumasagot po tayo batay sa kasulatan. Kaya nga po nilunsad nating kapitulo, versikulo. Pag yung tanong ay medyo mabigat ang pagtatanong at mayroong paratang ang tanong sa atin, natural, kumbaga sa suntok yan, mabilis yan, malakas yan. Pag sinuntok ka ng malakas, hindi mo pwedeng ang salag mo'y mahina. Kailangan, pagka ikay sinuntok ng malakas, malakas din yung salag. At ibalik mo rin yung pwersa doon sa sumuntok. So, ganun po ang programa namin. Kaya pag may nang babastos dito, durog eh. Sa programang ito eh. Oh, kaya huwag kayong mababastos kasi ko talagang hindi ho namin plano yung gawin yon. Kaya lang, minsan hinihingi ng pagkakataon. Opo. Hindi lang ho namin tinuturuan ng magandang aral, kundi maging magandang asal. Yung programa po natin. Yan po, edi, inilunsad po namin para po sa ating lahat, pare-pares po tayo makikinabang sa programang ito. At, okay, so pupunta na ho tayo doon sa mga tanong. At mamaya, marahil, mapapasadahan natin yung ilan dyan sa mga nagbibigay ng comments sa ating Facebook page, kapatid na James. Kasi merong nag-comment sa atin na hindi daw tayo sumasagot ng live. So, unahin na muna natin yung live. Sige po. Bagamat nabanggit ko dyan kay Sister Charlene, ano? Cha-cha, paumanin lang, ano? Kasi meron tayong isasama dyan sa ating mga comment box questions natin na ating i-insert doon sa ating programa, sa ating pagsagot sa mga tanong. Brother James, alam ko, naka-open yata yung sa'yo diyan. Oh, sige, ito siguro yung in-open ko. Oo, kasi nakapagbasa o madami na siya, no? Na, unahin na muna natin yung mga nauna diyan. Sige po. Ano ba yung una diyang nagtanong o nag-comment sa atin? Si George Marnades. Okay. Ano ang sinasabi niya? Sige, ito po ang ating babasahin yung tanong niya. Good morning po. Ask ko lang po if dapat ba nating paniwalaan ng mga panaginip? Hindi po kasi natin maitatanggi na mayroong mga panaginip na hindi totoo. At may mga panaginip naman na nagkakatotoo. Katunayan po, kaya may tumatama sa lottery dahil na nanaginip daw po ng numero. Salamat po from Brother George Namades ng Hotuf. Hotuf. Sa Kingdom of Saudi Arabia. O nga naman, tungkol sa panaginip. Alam niyo kung lahat ng panaginip totoo, dami yung umaman. Pati dodges. Kasi yung iba nga, tumataya nga naman sa loto. Papanaginipan yung numero. Sabi nila, nananalo sa loto. Yung iba nananaginip, nagkakatotoo din. Pero maraming palpak nananaginip. Alam niyo ho yung panaginip, kapatid na James. Alam ko, meron ka rin karanasan dyan. Yan po ay bunga ko minsan kung ano yung naiisip mo eh. Meron tayong tinatawag na subconscious sa ating ating utak na kung ano yung iniisip mo sa buong maghapon, yun ang nailalagay sa subconscious natin. Kaya ang tendency, kung ano yung panaginip mo sa gabi, yun yung iniisip for the whole day. Kaya ho, napapanaginipan po ninyo. Kaya hindi lahat ng panaginip galing sa Diyos eh. Kung mananaginip ka, na ikaw ay mananalo sa loto, mapapanaginipan mo rin talaga eh. Na mananalo ka sa loto, kapatid na James. Meron naman mga tao na nananaginip sila sa kaiisip sa kanilang girlfriend. Sa kinagabihan, talaga mapapanaginipan mo dahil magdamag ka ba namang tulala? Kapatid na James, iniisip mo ba naman yung itsura ng iyong minamahal? Ay talagang papanaginipan mo yan sa buong magdama, buong gabi, kapatid. Dahil yun ang nairiretain sa ating subconscious mind, kapatid na James. Pero sa Biblia, talagang mayroon namang mga panaginip na talagang ginagamit ng Panginoong Diyos, lalo na doon sa mga propeta, kapatid na James. No? Kaya ang tanong niya ay yung totoo. Totoo yung mga panaginip. Opo, may totoo. Lahat naman yung panaginip niyo, totoo na inyong nakikita. Yun, dahil yun ang nakaitanim sa ating subconscious mind. Kaya lang, huwag kayong magre-rely lahat sa panaginip ninyo. Tama. O, kasi po, hindi lahat ng panaginip gawa ng Diyos eh. Kapatid na James, anong masasabi mo diyan? Tama. Nagustuhan ko, Brother Jerry, sinabi mong subconscious mind. Yan. Yung kasing subconscious mind, yan yung isang bahagi ng ating isip na kung saan na hindi tayo conscious, kaya nga subconscious, unconscious, kumbaga hindi tayo aware. Tulog. Halimbawa, may nagkukwentuhan sa ating tabi,
Napaminsan napapanaginipop yung kwentuhan nila. Naranasan mo ba yung Brother Jerry? Oo. Oh. Yung kasi gumagana yung subconscious mind mo. Mm-hmm. Yung po yung kung saan ay halimbawa ikaw sabik na sabik kang manalo sa loto. Ay, mapapanaginipan mo talaga yung manalo sa loto. Yung mga ganong pagkakataon, mga ginigilang naman tika subaybay, ang tawag po dyan ay coincidence. Yeah. Pagkaminsan. Minsan ay nanaginip ka ng lumero sa loto. Mm. Eh, pagkaminsan ay tumama nga talaga. Hindi ba, Brother Jerry? Tama yun. Coincidence. Coincidence yung mga ganon. Hindi lahat ay galing sa Diyos. Mm. Pero meron din galing sa Diyos. Kasi meron din tayo mababasa dito sa Hob. Yan. 33:15. Ito ang sabi. Sa isang panaginip, sa isang pangitain sa gabi, pagka ang mahimbing na pagkakatulog ay nahuhulog sa mga tao, sa mga pagkatulog sa higaan, kung magkagayoy, ibinubukas niya ang kanyang pakinig na mga tao at tinatatakan ang kanilang turo. Yun. Kadalasan dito, ang Panginoon, isa sa mga prinsipyo kung bakit ang Panginoon ay kinakausap ka sa panaginip ay dahil meron siyang message. Lalong higit kapag ka meron siyang gustong ituro sa iyo. Yan. At tulad ng mga propeta, inililid niya yung kanyang mga anak sa pamamagitan ng mga propeta, sa pamamagitan ng panaginip. Mm-hmm. Pero hindi po lahat ng panaginip ay galing sa Diyos. Totoo. Kasi minsan yan po ay galing din sa iyong sariling consciousness. Kaya nga subconscious mind po ang gumagana dyan. Opo. Lalo na ngayon, may mga relihiyon ngayon nakarelay lagi sa panaginip. Mm. Delikado eh. Yung mga pinanggalingan kong relihiyon, lalo na yung mga fellowship na yan, pinakita daw sa kanya ng Panginoon, madali yung gumawa ng ganyan istorya eh. Delikado po yan eh. Ang pinakamaganda po rito mga kapatid ko, kung kayo nananaginip, nasa tingin ninyo, ilalapit kayo sa Biblia, ilalapit yun kayo kay Kristo, ilalapit kayo sa Diyos, madadagdagan ang inyong pananampalataya. Yan ay magandang panaginip. Mm-hmm. At marahil, ako magsasabi, yan marahil iginamit ng Diyos para tayo ay mapalapit sa Kanya. May purpose eh. Apa. Pero kung panaginip mo, eh, ilalayo ka sa Biblia, ilalayo kay Kristo, palagay ko eh, hindi galing sa Diyos yun. Hindi, hindi. Gawa lang po natin yan sa ating subconscious mind. Na po. At delikado po, wag po tayong magre-rely dyan sa tinatawag nating panaginip. Sumunod dyan ang mga comment. Tunahin na muna natin yung mga nasa live. Ito, nabanggit mo na ba ito kanina, no? Si Nad Moranas. Nasabi niya rito. Ayan. Hindi pala nakakapagtanong ng live dito. Hindi po. Ito po. Nagla-live po kami. Antayin lamang po ninyo. Gusto ko naming i-open sana yung aming telepono. Kaya lamang nung nakaraang mga broadcast natin ay nagkaroon ng problema sapagkat alam nyo naman po dito kung titingnan lang itong aming likod puro pako ito yung mga nandito, ibig ko sabihin po ay hindi ho ganun kahuhusay pa yung aming equipment. Sa totoo lamang po, nagpupundar pa po dalawang ministry po itong nagkukumbine, kapitulo versikulo under ng tinig sa ilang radio ministry at ng Project Life. Pinagsama po namin ang aming mga equipment para mag-produce ng magandang quality and effective na production na series. Kaya lamang po, dahil sa kakulangan pa rin talaga natin ng fund, kaya po hindi po namin pa maayos yung pong ating equipment for our live streaming na kayo po mismo ang tatawag. Pero pagdating ng araw, kami po at ang buong Project Life ay talagang in-assume po na ay aming pong hinanga dyan na magkaroon po kayo. In-open na nga natin noong nakaraan. Ang problema, wala namang tumatawag. May tumawag nga pala, dalawa lang. Hindi na sumunod. Yung naghahamon sa atin madalas na abat hindi kayo nagpapalive. Nangawala eh. Nung in-open na natin, nung nawala, nung tayo naman ang nawala na ngayon, saka naman sila nagsasabing tumawag. Gurong sulong po yun eh, mga kapatid. Ngayon, kung gusto nyo naman, habang wala pa kaming equipment, pwede ho kayong dumalaw sa amin dito. Paupuin po namin kayo dito. Pamimeryendahin pa po namin kayo para lamang po kayo ay matuwa. Tama. Makipagtalakay. Huwag kayong mag-alala. Hindi ho namin kayo aawayin. Hindi ho kami aaway. Hindi ho kami pala away. Kung makikita man lang ho ninyo, medyo bombastic yung aming pagsagot. Eh, sapagkat ito po'y apologetic program. Apologetics, sabihin po niyan, ay sumasagot sa mga tanong at sa depensa sa mga umaatake sa ating pananampalataya. Ano po? Kaya tanong nyo, hindi ba pwedeng magtanong? Magtanong po kayo, habang wala po naman kaming equipment dito, pwede ho kayo mag-type dyan, kapatid na, ano ba pangalan noon? Nad Moranas. Mag-type ka po, kapatid na Nad.
At sasagutin ka kadami ng improvement to yung inyong tanong. Ngayon po, mag-text na ho kayo, mag-type na ho kayo. Sasagutin, aantayin po namin yan bago po magtapos yung ating serie. Ito, Brother Jerry, magugustuhan mo to. Ah, sige. Ito, yung, sige. Ano, ito sabi rito, kay Jim Patrick Orbe. Okay. Sabi rito ay, ang tunay na Adventist, laging may sagot sa mga tanong patungkol sa kaligtasan. Mm-hmm. Pero laging mapakumbaba sa pagsagot at pag-ibig sa kapwa. Hindi naman ito, comment niya lang ito. Ah po, tama naman yun. Kapwa ang pangunahing ilbis na pagyayabang sa tanong, sa tamang sagot. Mm. Hindi tayo dapat naghahanap ng debate para lang manalo. Hindi rin tayo dapat naghahanap ng pagkakataon para mag-insulto ng ibang mga paniniwala. Pagpalain kayo sa inyong gawain ng pagpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos. Mm. Hindi ko alam, Brother Jerry, kung ito ay ano, may warning or or something na may message para sa atin. Ano masasabi mo dyan, Brother Jerry? Masasabi lang po namin, maraming salamat po unang-una sa inyo kapatid na Patrick Orbe, Jim Patrick Orbe, sa inyong napakaganda namang comment. Mm-hmm. Pero nais lang po namin sabihin sa inyo po na ang programa po ito ay apologetic program. Mm-hmm. Pag sinabi pong apologetics program, ito po mismo ay sumasagot sa mga batikos sa ating pananampalataya. Mm-hmm. Hindi ho kami nagyayabang sa ating programa. Kung sa tingin ninyo ay medyo may taas ng boses, may diin ang aming pagsasalita, ay sapagkat kailangan hinihingi ng mga ng ating nagtatanong. Mm-hmm. Tulad nga ng ating madalas na gamitin dito, kapatid, kapag sinunto ka ng malakas, ang salag mo, malakas din. Hmm. Hindi naman po pwede yung sinunto ka ng malakas, ang salag mo malamya. Tatamaan ka, kapatid. Matutumba ka eh. Hmm. Kapag ka ikaw inatake ng mabigat, ikaw sabihang kulto, anong sasabihin mo dyan? Hmm. Praise the Lord. Hindi naman po pwede, kapatid, yun. Kaya, hindi ho namin sinasagot sa paraang devotional type. This is an apologetic program. Apologetics. Ano po? Natural. Depensa po ito sa ating doktrina. Pag dumidepensa ka, abay talagang merong may ano yan, may konting anghang ng kaunti. Mm. Pero hindi po nawawala kami sa purpose na dalhin ang mga kaluluwa sa Panginoon. Mm. Sa totoo lang, kapatid, yung mga naka-convert namin dito, na mga nahikayat natin sa ating pananampalataya, matitibay. Mm. Bakit? Eh sapagkat hindi sila nabautismuhan dahil sa requirement lang. Yan, oo. Gusto namin sabihin, no? Yung mga nakukonvince, nakukonvert natin dito, libo na eh, halos eh. Mm-hmm. Oh, pero ngayon, hindi mo matitisod yun, kapatid. Apo. Bakit? Kasi grounded sila sa katotohanan eh. Apo. Dito nila natutunan sa kapitulo, versikulo, ang mga katotohanan. Hindi ho sila nabautismuhan because of emotions. Mm-hmm. Kundi nabautismuhan sila dahilan sa kaalaman nila sa mga doktrina ng Seventh-day Adventist na mali pala yun ang kanilang alam dati. Para tanga ka ba namang kulto? Para tangan ka ba namang righteousness by works? Apa. Paano mo ngayon itutuwid yan, kapatid? Kaya ganun po ang ating, hindi ho kami nakikipagdebate. Hindi ho naman kami umatras. Mm-hmm. Lagi po namin sinasabi din sa programa natin, ayaw po natin ng debate. Ang dami na po kaming taga-subaybay dyan, kapatid, na Orbe, na naghahamon sa amin ng debate. Facebook, YouTube, saan pa ba? Mag sa TV, hinahamon kami ng debate, lalo na yung kabilang istasyon na mahilig sa ganyan. Alamin namin sinasabi, hindi na namin advocacy yung debate. Sawa na kami dyan eh. Dati pa kami sa radyo, puro na kami dyan debate. Kaya lamang, may pagkakataong hindi din naman kami umaatras dahil hinihingi ng pagkakataon. Mm-hmm. Pag nangangaral ka ng salita ng Diyos, mayroon talagang magre-react. Meron. Meron at mayroon. Kung ayaw mong may mag-react sa doktrina ng Adventist, huwag ka nang mangaral. kaya kasi biro mo tuturuan mo yung mga tao mangilin ng Sabado tapos ilinggo naman yan ay hindi talaga yan sasangayon, narating yung hahamunin ka ng debate, ang gagawin mo bawal kasi sa amin, kapatid, yung debate. Hindi ho po pwede yun. Alam mo, kapatid, sasabihin ko sa inyo, no? Sa Biblia hindi bawal ang debate yun, yan. No. Kasi unang-una pala isipan po sa mga Adventist yung sinasabi niya, ang tunay na Adventist hindi nakikipagdebate. Hindi totoo yun. Sa mga Adventista, ang number one nga nakikipag-debate dyan, church board eh. Mm. Oh, sabihin nyo po sa aking mali. Mga opisyales ng simbahan mismo natin, ang number one nakikipag-debate. Mm. Paano ngayon sasabihin bawal ang debate? Mm. Alam nyo ba yung salitang debate? Hindi pangit ang connotation yan eh. Kasi pag sinabi mong debate, it is an art of reasoning. Tama. Arte ng pakikipagkatuwiran because you have that stand. Mm. Meron kang katotohanang inilalagay. Mm. At meron namang iba, magkaiba kayo. That's why debate begins. Mm. The debate starts.
Maganda nga lang siguro kapag debate in a professional way. Tama. Hindi yung debating kanto na sigawan, hindi ganon. Mm-hmm. Ayaw nga natin ng ganon eh. Pero yung mga professional natin pakikipag-usap, kami ho sa tagal namin sa TV, sa radyo, wala kaming naging kaaway sa debate. Mm-hmm. Eh, wala nga ho kaming naging kabukulan dito, kasuntukan, hindi ho. Meron lang pataas na boses. Pero, naiintindihan nyo ng mga kausap namin. Mm, natural yun eh. Mga kaibigan namin naging kadibate ng mga Muslim, kaibigan namin. Mm. Hindi nga nila kami pinagagalaw sa mga Muslim na misan ay na ano, mga kaibigan namin sa ibang relihiyon. Nakalapakababait, kapatid na James. Mm. Kasi nga ang aming argumento ay issue lang, hindi tama naman personalan. Mm-hmm. Ngayon kapatid, kung sasabihin yung bawal sa Adventist ang debate, pagsabihan nyo po yung mga miyembro ng board. No, huwag na kayong makipag-debate. Sa lesson lang natin, sa quarterly lesson natin, kapatid na James. Meron doon. Ang dami-dami nagtatalo dyan. Eh. Bakit hindi yun ang pagbawalan nyo? Bakit kami dito? Sa mabuti naman. Nasa mabuti ho ito. Aming pagdidepensa ng katotohanan. Totoo nga lang, mga Adventists nagtatalo-talo. Wala namang kwentang pinag-uusapan eh. Hindi ba, Brother James? Opo. Oh, eh, samantalang itong pinag-acting hindi nidepensa eh, katotohanan eh. Mm. Dahil aral ito. Minsan, yung mga nagdidebate sa loob ng ating simbahan, para lang may masabi. May mga ganun. Kapatid, huwag kayong magagat. That is the reality. Ngayon sa Biblia ba, Brother James, meron ba? Debate. Meron ka ba basahin? Alam ko eh. Meron. Meron po dito, kapatid. Mm. Si Apostol Pablo, isinasanggal lang po niya ang Ebanghelyo. Pakinggan po ninyo, ha? Dito sa aklat ng Filipos, Kapitulo 1, ang versikulo 7. Ganito po ang ating mababasa. Gaya ng matuwid na aking isipin gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso, palibasay sa aking mga tanikala, at pagsasanggalang at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. Si Apostol Pablo, isinasanggalang ang Ebanghelyo eh. Ang ginamit po dyan na salita sa Ingles, defense. Yun. Diyan po rin sabi sa Ingles, even as it is, meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. So ano sabi ni Pablo? Depensa. Ang ginamit sa Greek dyan, apologia. Apology. Doon natin kinawa yung apologist. O apologetic. Dinidepensa po natin yung ating pananampalataya. Alam mo, basahin mo yung Gawa, Kapitulo 17, kapatid. Dami. Puro debate si Pablo. Nakikipag-debate sa Athens. Sa kanyang pangangaral, nakikipag-debate si Pablo sa Athens. Si Pedro din, nakikipag-debate din. Halimbawa, itong babasahin ko po sa inyo. Sa aklat din ng mga Gawa, kapatid na James, ano? Dito sa Acts chapter 15, verse 7, babasahin ko sa Good News Bible. Acts chapter 15, verse 7, ang nakalagay rito, after a long debate, yun, no? Debate talaga. Peter stood up and said, my friends, you know that a long time ago, God chose me from among you to preach the good news to the Gentiles, so that they could hear and believe. Biruin mo si Pedro, nakipagdebate for long time. Dami, no? Matagal, nakipagdebate. Si Pablo rin, sa Athens, nakikipagdebate. Hmm. Alam niyo ang bawal sa Adventist makipagdebate? Yung hindi marunong. Yo, ano ka makipagdebate? Kasi, kung hindi ka marunong, nakakahiya yun eh. Simbahan ng Adventist yung itatayo mo eh. Pag natalo ka dyan, ang sasabihin nila, talo ang Adventist. Pero ang natalo lang doon, yung tumayo na hindi marunong. Kaya ho kami dito, hindi ho kami nagdudunong-dunungan, na hindi kami nagyayabang. Umupo ho kami dito para idepensa ang ating pananampalataya. Tama po. Yun po. Dahil yan ay biblical, kapatid. Mm. Biblical. Nagtataka ko bakit yung mga Adventist na Pilipino, pinagbabawalan tayo ng debate. Bakit yung mga taga-US, pwede. Oo nga, oo. Hindi ho ba? Sila Dog Bachelor eh. May sumasagot din yun eh. Baka kailangan mo maging Amerikano. Oo. Kahit ano mangyari, sa height ko pa lang, hindi ako pwede maging Amerikano. Iyan ang ating sagot ng kapatid. Sana po, intindihin nyo lang po kami. Kung hindi nyo po gusto yung paraan namin, eh doon sa iba, manuorin po ninyo yung ibang programa natin. Dami naman eh, na hindi apologetics, devotional type. Doon po kayo. Pero dito po, bawal po rito may sakit sa puso. Kasi ito, apologetics po ito ang programa natin. Apologetic style. Apologetic style po ito. Sumasagot sa mga depensa. Hindi ho kayo, pag sinasabing depensa, sumasagot, natural, may konting pitik yan. May konting bagsik ng kaunti. Pero nandun pa rin ang pagmamahal natin. Amen. Ginagalang pa rin natin yung mga kapatid. Pag-ibig. Pag-ibig pa rin yan, kapatid. Ano po?
Brother Jerry, baka ano, sasagutin ba natin yung mga live nila? O, sige! O yung... meron pa ba dyan? Kasi sabi nila kasi hindi natin pinagbibigyan yung live. Kaya naman inuuna na natin. Mm. Bagamat si Sister Shelly, eh, nandun na sa kanyang linya ng ating mga tanong, pero pagbibigyan na natin ito. Mm. So ano pa ba dyan? Ang meron tayo? Madami, madami pati. Ano ba yung live ngayon? Ngayon sa Facebook ito natin. Ito sa Facebook natin. Ah, sige, ito meron dito. Eh. Okay. Ito ba meron Jerry? Dito. Meron sige, dito. Sige. Live natin ngayon, ano? Mm. Ito mula kay... Jensel Augusto. Sige, yeah, sige, sige. Okay. Si Jensel Augusto, sino po ang 144,000 at bakit itinuturo ng ibang sekta na 144,000 lamang ang makakapunta sa langit? Brother Jerry. Siguro magbigay ako ng konting comment dyan. Sige, Brother James. Dyan sa 144,000. Ang tanong niya naman ay sino? Mm-hmm. Hindi niya naman tinatanong kung ito ay... literal o ano eh, tawag na ito kung symbolical. Mm-hmm. Ang tanong nga na ay sino? Mm-hmm. Nga. Ngayon po ay sagutin po natin yan sa banal na kasulatan. Mm-hmm. Ito po, mababasa po natin kasi ang 144,000 sa chapter 7 and chapter 14 po ng Revelation. Doon po natin mababasa yung 144,000. Ngayon may tanong po dito sa Apocalypse 6, kumbaga conclusion ito, introduction dun sa Revelation chapter 7. Mm-hmm. Ito po sa Revelation 6:17, ito po ating mababasa. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makatatayo? Yan. Yun po yung tanong. Sino ang makatatayo? Ngayon po, dun po sa Revelation 7, inintroduce po yung 144,000. So kung ang tanong po natin kung sino ba ang 144,000, sila po yung makatatayo. Tinatawag itong, kumbaga, church end time militant. Ayan, church militant end times. Mm. Sa madaling salita, sila yung makatatayo. Dahil ano nga ba yung mga katangian nila? Andirito po eh. Dito po sa chapter 14 ng Revelation. Ito pong ating mababasa sa verse 4. At ang mga ito ay hindi nangahawa sa mga babae, sapagkat sila ay mga malilinis, at ang mga ito'y nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y binili sa gitna ng mga tao na maging pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. So ito po yung mga karakteristik nila. At dito naman sa verse 12, ito pong ating mababasa. Yeah. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Yo. Ito rin po yung karakteristik ng 144,000. Mm-hmm. Na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. So, yeah. Sino daw po sila? Sila po yung may pananampalataya kay Jesus. Sumusunod, nananagumpay sa kasalanan. Amen. Ayan, ibig sabihin nanagumpay, ay hindi talaga, ano ito, Brother Jerry? Mm-hmm. Mayroon kasi sinasabi, mga banal ito, hindi nangahawa. Yeah. Ibig sabihin, pag nanagumpay, galing ka sa pagkakasala, pero nagtagumpay ka dahil sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Pero diyan alam ko meron kang mas malinaw na sinasabi. Ang isa pa niyang gustong i-drive na sagot ko ay doon sa literal ba o symbolical. Bagamat binanggit na ng kapatid na James yung katangian ng 144,000, ano po, maliwanag na po yun sa inyo. Ang sagot ko po kung literal o symbolical, yan po'y symbolic. Yan. Hindi po yan literal number. Bakit po? Ang prinsipyo kasi ng interpretation ng Bible, Brother James, if it is symbolical, you have to interpret the Bible in its symbolic way. Mm-hmm. Pag ito na may literal, ililiteral mo yung interpretation. Now, paano natin nasasabing hindi siya literal? Ang una po, yung pong 144,000, kung gagawin mong literal yan, puro lalaki lahat yun. Mm. Dahil hindi sila nahawa sa babae. Mm. Okay. Sabi nga sa English ay virgins. Mm. Sila ay lahat ay virgins. Kung gagawin mong literal, lahat ng 144,000, puro virgin o birhen. Mm-hmm. Lahat yun. Nalalaki. Mm-hmm. Mga binata, lahat yun. Mm-hmm. Kung gagawin mo yung literal. Pangalawa, yung sinasabi dyan na binanggit nyo doon sa 14, na sila'y nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Mm-hmm. Eh, di ibig sabihin na buhay yan sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. At puro mga Israelita siyan. Pero kung mapapansin ninyo, mga kapatid, yung 144,000 ay hindi siya literal na mga Israelita. Mm-hmm. Kaya hindi po sila literal in number. Manapay, it is a symbolic number. At kung kayo po yung Adventist, meron tayong stand dyan. Apo.
ang ating general conference. Meron, meron. Meron tayo niyan. At maging ang atin pong kinikilalang sugo na si Ellen White, meron. Yan po ay symbolical in number, kapatid na. Sinong pangalan niya? Joshua Canoy Rafales. Yun po, ano ho? Yung pong 144,000, kaya tinawag na 144, it denotes perfection. Yun. 12 by 12. 12 times 12. Ano? Yan po yun. 7 by 7, 12 by 12. Yan po yung it denotes perfection. Perfect. Kaya nga nung lumingon si Juan sa Apokalipsis, makikita niya, nung makita niya, lubhang karamihan na nasa langit. Iisa lang yan. Iisa lang po yun. Yung 144,000, yun din po yung lubhang karamihan na nakita sa langit. Huwag kayong maniniwala doon sa mga nagtuturo na yung 144,000. Oo nga. Yung Davidian Seventh-day Adventist naman yun. No? Nakausap ko yan dyan sa Kalawis. Ako yung ipinadala ng ating CLC. O yun, doon sa mga ayaw sa debate. Ako yung pinadala ng conference para makipag-diskusyon doon sa ating mga reform na kapatid. Kaya hindi bawal ang debate kung kailangan. Kapatid, ako yung pinapadala ng ating conference sa mga ganyan. Ano po, nung merong tayong reform na naakay yung ating treasurer. Paniniwala lang, 144,000, nasa Palestina lang daw yun. At yun daw, special na tao lang. Ah, hindi yun. Mali yun eh. Kaya hindi natin stand yun. Yung pong 144,000 na literal, stand po yun ng Davidian, Seventh-day Adventist. Hindi po natin stand yan. Pangalawa, kung hindi naman Adventist, stand yan ng mga Jehovah's Witnesses. Literal. Sila lang daw yun. Literal number. Yung 144,000, naakyat sa langit, tagapamagitan ng lubhang karamihan sa lupa. Ito yung doktrina ng mga Jehovah's Witnesses. Si Kristo ang tagapamagitan sa Ama. At ang pamamagitanan ni Kristo, yung 144,000. So, may tagapamagitan sa 144,000, si Kristo. Ang tagapamagitan naman sa lubhang karamihan na nasa lupa, yung 144,000. Merong hierarchy. Merong hierarchy yung mediatorial. May palakasan system pala. May palakasan system. Mali po yun. Huwag nyo yung tularan yun. Ano po? Hindi po yun totoo. Special treatment. Wala po yun. Nakakatuwa nga. Sabi nga ni Brother Ubidos eh, pagka siya noon, nasa kabila pa siya. Pagka sila yung nagsasanta sena, yung aamoy-amoyin lang. Ang may karapatan lang makipag-participate sa communion service, yung 144,000. Special, tama kayo sabi mo. Special na tao. Sa atin po, bilang mga Adventist, na siya pong nakalagay sa Bible, ang 144,000, it is a symbolic in number pertaining to the great multitudes na maliligtas sa langit. Yun din po siya. Tama. Yan po. Brother Jerry, parang naalala ko yan eh. Parang nagkakagulo sila sa bilang yan eh. Diba? Sa history nila. Sa kabila. Binubuo nila yung 144,000 kung sino-sino ba sila. Kaya nagkagulo sila kung sino ba. Lahat naman gusto mapabilang doon. Ayun na nga eh. Hindi nag-agawan tuloy. Ang problema doon, Brother James eh, nakabuo na. Oh, namatay. Yun. Yung iba nag-backslide. Hindi kulang-kulang. So, nag-aagawan ng pampalit. Kita niyo yung kaguluhan ng kaya nga sa Biblia, hindi yan literal in number. Ano po? Hindi literal in number. Kapag ginawa mong literal, magkakanya-kanya pong assume na sila yung mapapasama doon. Special na tao. Tama. Sa Diyos, hindi. Pare-parehas po tayo sa harapan ng Panginoon. Maliligtas ay lubhang karamihan. Tama. Kapatid na James. Tsaka hindi pwedeng literal to Brother Jerry talaga. Yan. Kasi makikita mo dito sa chapter 7, ay makikita mo dito na 12 tribes of Israel. Pero hindi naman 12 tribes talaga. Kulang kasi yun. kulang lang. At nawala si Dan, nawala yung tribu ni Dan. Tapos si Ephraim din hindi rin na mention. Okay, makikita natin dito hindi to yung idinagdag si Manasseh na kung saan ay kay Joseph yan, di ba, galing kasi 12 tribu ni Israel daw yung pinanggalingan ng 144,000. So kung gagawin mong literal, sala pa rin. Tama, dapat ano, puro mga Israelita yun. Sala. Sala pa rin dahil wala namang 12 tribu ni Israel na nakasulat dyan. Kulang. Wala si Dan. Wala yung tribu ni Ephraim. Di, ang layo, ang dami pong guguluhing interpretation sa Biblia kapag gawin mong literal yung 144,000. Tama. Okay, meron pa tayo. Ubusin na natin itong mga nauna dito para walang masabi yung mga nagsasabing. Hindi tayo naglalay. Dito sa live. Dito na mismo sa live. Ito na mismo. Si Sister Esther Uyn, may tanong pala sa atin. Thank you for sharing. Watching right now from Cavite. Dumating na siya. Galing sa Sweden. Kapatid, welcome home sa ating bansang Pilipinas. Tanong ko po, yung mga namatay na nakay Kristo ay bubuhayin sa first resurrection at yung hindi sa second resurrection, bakit kailangan silang i-resurrect gayong sa dagat-dagatang apoy din naman ang punta nila? Pakipaliwanag po. Salamat
po. Oo nga naman. Ano, Brother Jerry, bakit daw? Bubuhayin niya naman sa second resurrection, parurusahan lang. Eh bakit nga naman bubuhayin pa kung papatayin din naman? Ang tanong ni Sister Esther, kapatid na James. Di parang ang gagawin dyan ng Panginoon, parang napakalupit naman ang Diyos. Ano, bubuhayin lang pagkatapos ay papatayin din. Ano ba ang dahilan, Brother James? Sa iyong pag-aaral. Okay. Mm-hmm. Ganito po kasi yan. Meron kasi tinatawag na dito sa judgment kasi ng ating Panginoon, kasama yung mga banal. Doon sa Corinthians, di ba, Brother Jerry? Mm-hmm. Okay, sa is dos. Ay, ano ba? Dos. Tika lang po, hanapin ko, ha. Ito maganda kapag ito to, sa isdos. O nakurinto sa isdos. O hindi ba ganyo nalalaman na mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? At kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Yeah. So ito pong pangyayari na ito ay pinagkalooban po ng pagkakataong humatol o kaya ma-confirm kung tama ba yung judgment ng ating Panginoon. Di ito po ay during 1,000 years. Millennium. Oo. Ito po ay binigyan sila ng pagkakataon. Ikino-confirm nila kung tama ba yung kanyang hatol na kung saan yung mga hindi nakasama sa pagliligtas ng ating Panginoon ay tama ba yung hatol nila. Mm. So, makikita po natin na ang Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. Eh. Mm-hmm. Pinapahintulutan niya yung mga kanyang anak na i-confirm. Ito yung aking judgment. Hindi sila kasama sa kaligtasan. Mm-hmm. I-confirm niyo kung tama ba. Ayan, may confirmation, mm-hmm. Brother Jerry. Tama. Ngayon, yung final execution kasi, hindi pa naman kasi execution yung nangyari nung second coming. Correct. Oo. Ang nangyari kasi nung second coming, dumating siya. That is, bunga kasi ng glory niya yun kaya bakit namatay yung mga tao Kaya nga sabi doon sa Revelation, mga bundok, tabunan nyo kami yun, mga bato, sapagkat hindi namin kaya yung kaluhatian ng dumarating. Kaya sila namatay dahil hindi nila kaya yung glory ng ating Panginoon. Tama. Pero ang sinasabi kasi doon sa Roma 3 na kung saan ay ang kasalanan ay kabayaran ng kamatayan. Yeah. Doon yung final execution, mangyayari po yan sa third coming, Brother Jerry. Alam ko meron kang magandang ano yan. Yeah, tama yung kapatid na James. Mm-hmm. Bakit bubuhayin? Dahil wala pang bayad. Mm-hmm. Yung pong kanilang kamatayan sa physical na kamatayan, hindi po yun yung penalty na binanggit ng Brother James. Mm-hmm. Or wages sa kasalanan ng tao. Ano po ba ang wages ng kamatayan o kasalanan? Ito po ay mababasa natin sa Apokalipsis 20, versikuloy 14. Tingnan po ninyo. Ganito ang ating mababasa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid bagay, ang dagat-dagatang apoy. Yeah. Versikulo 15. At kung sino man ay hindi masumpong ang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya kapatid, hindi sila talaga nakatanggapan ng bayan. Yung kanila pong kamatayan, yun ay kamatayan lamang sa kanilang physical na kalagayan, which is the first death. Resulta lamang po yan ng kasalanan. Pero hindi siya actual wages or actual penalty. Na ang tinutukoy ng Biblia na actual penalty is the wages of sin, which is the second death, yung ikalawang kamatayan. Tama. Sa dagat-dagatang apoy. Bakit kailangan buhayin ulit? Babalikan ko yung sinabi ni Brother James, iuugnay natin sa binanggit ko, sapagkat makukonfirm ng mga banal na tunay at matuwid ang paghatol ng Diyos sapagkat tunay na karapat dapat sila sa second death. Tama. Kaya kahit nga sabi nga ng ating spirit of prophecy, even Satan, siya mismo ang magsasabi sa Diyos na totoo at talagang tapat at talagang just or matuwid ang paghatol ng Diyos. Bakit? Sapagkat wala siyang kinikilingan. Yun. Tama yung sinasabi ng isang stasyon. Walang kinikilingan, walang pinoproteksyonan. Ha? Yun po, sa paghatol ng Diyos, every person is fair. Lahat ng tao ay pantay-pantay. Walang palakasan system, kapatid. Kaya bubuhayin sila. And even yung mga banal magsasabing, tunay at matuwid ang paghatol ng ating Panginoon Diyos. Yan. At saka, Brother Jerry, yung third coming na yun, actually, dapat kay Satan lang yun. Yung execution na yun. Dama nga lang, ay may mga tagasunod kasi si Satan talaga. Isinama na sila. Ayaw man ng Diyos yun. Pero yung kasi yung nararapat na gawin sa kanila. Kaya makikita ngayon ng mga weekend, na talagang tunay na ang Diyos ay pag-ibig at makatwiran ng kanyang paghatol. Tama. Okay, sumunod natin yung sasagutin ay yung kay Narty Perez. Pwede po ba
na pwede po ba may nagpapabautismo na hindi naman sumasampalataya? Ay, hindi. Pwede ho yun, kaya lang walang epekto. Oh. Yung uncle ko nung nabautismohan, kinabukasan, nagsugal. Wala. Ang sabi niya, naligo lang daw siya. Pwede ho yun eh. Marami pong nabautismohan, hindi naman talaga totoong converted. Nabautismohan lang dahil requirement sa kasal. Maraming ganyan eh. Ako, ilang beses akong nabiktima sa ganyan eh. Nung ako ay nagba-Bible study, sasabihin ng kapatid, kapatid, kailangan namin pa-Bible studyhan si kapatid kasi ikakasal yan sa susunod na buwan. Ako naman, bilang tagapagturo, abay, nirarapido ko yung gabi-gabing pag-aaral, dalawang paksa. Nung mabautismo, hindi mo na makita sa simbahan, kapatid na James. Bakit? Walang malinaw na conversion. Kaya tanong ninyo, pwede ba magpabautismo? Pwedeng mabautismoan kung hindi sumampalataya? Opo, nangyayari po yan. Pero sa amin po ng mga nagtuturo, pag alam namin hindi sumasampalataya talaga, hindi yan binabautismo. Apa. Because yung bautismo, it is an act of your faith. Yung pagtanggap sa Panginoon, yung pananampalataya kay Kristo, ang kaakibat niyan, bautismo. Tama. O, ibaliktarin natin, paano kung ayaw, paano kung hindi sumampalataya, magpabautismo? Wala din po yan. Parang chinelas yan, kaliwa lang. Parehas po yan. Paano kung nabautismoan, walang pananampalataya? Parehas din. Hindi din po pwede yun. Dapat magkasama. Apa. Kaya ka nagpabautismo sapagkat ikay sumampalataya. Ano po? Yun po ang sagot po at natin. At saka, hindi naman natin kayang basahin yung, halimbawa ako, pastor, hindi pa naman ako na-ordinahan. May magpapabinyag sa akin. Hindi ko naman kayang basahin yung puso niya. Na hindi siya sumampalataya. Tunay bang pananampalataya mo? Ganun na na. Eh, gagawin ng pastor talaga, bibinyagan siya. Tama. Kaya yung mangyayari niyan, yung talagang tao na magpapabautismo, makakaalam. Tama. Ng tunay niyang pananampalataya tayo sa ating Panginoon. At saka ako na rin po magsasabi sa inyo mga kapatid, huwag po ninyong irarasyo ang mga kapatid sa pagbabautismo din. Kasi kadalasan yan po nangyayari eh. Dahil requirement ng church natin yung kasal ay trarapiduhin na ninyo ng Bible study yan. Nangyayari tuloy. Kawawa yung tao dahil siya mismo parang ginawa niya lang for the purpose of requirement. Hindi niya naramdaman talaga hindi yung panawagan talaga. Opo. Kaya sana po hindi gano'n na magiging akto ng ating pong pagtuturo sa ating mga binabible studyhan. Mula po ito kay, ano ba yung ating sinagot kanina? Ayan. Live ba yan, Brother Jerry? Live pa rin tayo. Dito, meron ako dito. Ito, kay Narte Perez, ito yung kanyang follow-up kanina. Hindi naman po siguro hindi na agad maliligtas kung siya ay namatay at hindi na bautismuhan. Kung tinatanggap nila na ang Panginoon sa kanyang puso, ang Diyos na ang nakakaalam. Totoo po yun, ito ay reaction niya doon sa sagot natin kanina, no? Doon sa tanong ni Dane Stewart na sabi natin, eh, kakaiba yan doon sa nabautismo, doon sa krus. Dahil yung sitwasyon kasi na ibinigay ni Dane Stewart kanina sa ating pagsagot, naniniwala. Sinusundan yung fundamental beliefs. Kaya lang, pag-alagala lang, hindi nagpapabautismo. Ang ibig sabihin, tanggap yung doktrina. Totoo, may mga ganyan eh. Tanggap yung doktrina, sumusunod sa doktrina, pero hindi bautismado. Inabot ng kamatayan. Of course, kami, hindi naman namin pwedeng sabihin hindi maliligtas talaga. Totoo, dahil ang Diyos naman nakakabasa ng puso. Pero sa akto ng kwento at sitwasyon na binigay kanina ni sister o brother Dane ba yun, Stuart, nagpapakita ng pagpapabaya. Nung tao. May time pa siya. May time kasing nangyari, kapatid eh. Yung pagpapabaya sa kaligtasan, delikado po kasi yun eh. Kaya meron tayong kasabihan, almost heaven, nasa langit ka na sana. Ang problema, hindi mo lang kinumpleto. Mahirap yung sasabihin mo, muntik na akong naligtas. Alam mo sa Biblia, may ganyan eh. Muntik lang. Si Felix, muntik na siyang maging Kristiyano. Sa gawa, muntik na siyang maging Kristiyano. Pero dahil sa may mga iniiwasan siya, sa relihiyong Kristiyanismo, hindi siya naging Kristiyano. Muntik na. Muntik, sayang. O yung binata, doon sa aklat ng Mateo 19, nagtanong kay Kristo, ano gagawin niya para magtamo ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Kristo, okay, kung sundin mo, sundin mo mga utos. Sabi ng binata, lahat yan, ginawa ko na. O sige, kung gusto mo mag-isakdal, ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Hindi ginawa ng binata, muntik na. Masaya, muntik. Muntikan lang. Kaya sa, may mga kinukonsidera,
hindi natuloy sila naging Kristiyano. So, yun din yung aming binanggit kanina, kapatid. Mm. Na kapag ikay nagpabaya, kahit sumusunod ka sa mga fundamental doctrines, alam mo yung doktrina, tinanggap mo, sinunod mo, ang problema, yung isang requirements ang hindi mo magawa, ay sayang. Sundin mo na sana, Brother James. May talata ako dyan, Brother Jerry. Dito sa ikalawang Pedro. Ayan. Mas maganda pa daw na hindi mo na lang na nalaman yung liwanag, yung katotohanan. Mm-hmm. Tapos magpapabaya o tumalikod. Oo. Ayan. So, mababasa natin sa ikalawang Pedro 2:21. Ah, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Yeah. Ayan. Pag sinabing tumalikod, eh, parang ito ng pagpapabaya. Eh. Tama. Pagdi-delay. Mm. Kaya tama yung sinabi mo, Brother Jerry, yung muntik na. Eh, muntik na. Yan. Sayang. Kumbaga, ligtas ka na sana, pero muntik-muntikan lang. Muntik-muntikan lang. Oh. Sa langit kasi, walang ganun. Wala eh. Walang muntikan lang eh. Hindi ganun po. Kung kayo po ay may ganyang sitwasyon, konvertido na, sumusunod na sa aral, alam na nyo ang katotohanan, anong dahilan para hindi magpabautismo? Yung bating, di ba, sa gawa? Oo, sabi, walang makaka... Anong nakakahadlang sa akin? Oh, para ako'y mabautismohan. Mm. O eh, bakit ba? Ano bang, mas mahirap pa ngayong sumunod ng mga doktrina kaysa sa pabautismo eh. Yung bautismo, saglit lang yan eh, wala pang isang oras. Oo. Minuto lang, kapatid. Anong dahilan, bakit? Oh, ayun ang dahilan. Yan po ang ano diyan, kaya medyo mapanganib. Mm. Mapanganib, no? Kaya hindi po dapat nating baliwalain 'yon. Sumunod, ito para maubos natin itong mga tanong ng live. Yeah. Magandang umaga po mula ito kay Nad Morenas ulit. Morales. Nad Morenas, magandang umaga po. Tanong lang po. Meron po bang magandang rason para hindi maging relihiyoso ang isang tao? May magandang rason para hindi magandang religyoso. Oo nga, no? Yeah. At ano po ang koneksyon ng pagiging religyoso o pagiging spiritual? May malaking diferensya yun, ano? Ah, religyoso. Sige nga, i-differentiate mo nga kapag okay. James. Ganito po kasi yan. Magkaiba kasi yung religious person sa spiritual person. Ayan. Halimbawa po, ikaw ay religious person. Ikaw ay laging sumisimba. Ayan. Religious person ka niyan. Ayan. Pero, pagdating mo naman sa bahay, ay palamura ka pa rin. Nabubugbog ka pa rin. Considered as religious person ka. Pero yung spiritual person, Malalim yun. Kahit walang nakakitang tao sa'yo, ay hindi ka nagbabago kasi spiritual ka. Gumagawa yung banal na espiritu sa'yo. At talagang, may initalata dyan eh. Yan, inaalala ko. Kasi kapitulo, versikulo eh. Dito, makita niya po sa Santiago. Napakaganda nito eh. Sa Santiago, favorite ko to James. Kapangalan mo. 1:27 ba yan? Ito, sabi rito, no? Okay. 26, umpisahan ko ha. Umpisahan sa 26. Hanggang 27. Mm. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay religyoso, yeah, o religious person po ito ha. Samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ayun. Ayan. At ang dalisay na reliyon at walang dungis sa harapan ng ating Panginoon Diyos at Ama ay ito, dalaway ng mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian at pangingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Ayan. So, may malaking pagkakaiba po yung religious person sa spiritual. Malalim person. Yung malilim. Religious. Mm-hmm. Kasi kahit na malalim yung spiritual. Kasi kahit na ikaw ay religious person, kung hindi mo rin naman daw pinipigil yung dila mo, ay walang kwenta, sabi sa banal na kasulatan. Tama. Ayan, kaya tanong niya, meron bang magandang rason para hindi maging relihiyoso ang isang tao? Ay, wala hong maging magandang rason. Pwede, may mga rason, naging relihiyoso, paimbabaw. May purpose para lang sabihin na siya ay mabuting tao. Mm. Pero ang sukatan ng pagiging tunay na sa Diyos, spiritual. Apo. Mas malalim. Mm. Mas maralim. Mm. Kung relihiyoso lang ang tao, mababaw yun. Maraming pwedeng maging rason. Oh. Kaya siya naging relihiyoso para ipakita sa kanyang mga nasasakupan, mabait siya. Mm. Lalo na mga politiko, ang daming ganyan eh. Nagsisimba kunwari. Oh. Pupunta sa simbahan. Pero drug pusher pala, drug lord. Spiritual, religious, pero hindi spiritual. Yun. Kasi ang religious, maganda niyan kung religious ka. Yun. At spiritual ka. Yan ang napakaganda. Yan ang maganda diyan. Si religious and spiritual. Tama. Religious kasi balat lang eh.
mababaw. Pero ang spiritual, sabi mo kanina, maski walang nakakakita, yun. Gagawin at gagawin mo kung ano sinasabi ng Biblia at ng Panginoon. Yan. Yan ang sagot natin dyan. Okay, so naubos na natin yung ating live, live dito. Na kaya huwag na, na. Hindi na siguro magtatampo sa atin yung iba. Kasi sa Brother Jerry, dito sa live natin talaga na... O yun, nandiyan ngayon. O, sa live natin, meron dito. Sige nga, pakibasa mo kapatid na James yan. Dito. Okay. Sige nga. Bago hinahanap ni Brother James, nais natin basahin muna itong ating mga pagbati ng mga nakaraan nating broadcast. Tama. Habang hinahanda mo yung kapatid na James, binabati po natin si Norlito Montes Operio watching from New Zealand. Kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Raisa May Morales, hello po, watching from Bulacan. At Malvenda Jeje, Malvenda Jeje, mga pangalan talaga sa Facebook, watching here in Kuwait. Saan itong Kuwait? Wanis Salayman, Wanis Salayon, yan. Wanis Salayon, watching here from Heart Center, Sister Wani. Maraming salamat sa inyong tagpagsubaybay. Karen Boyser, watching from Dammam, Kingdom of Saudi Arabia. Salamat po sa inyong panonood. Edwin Peras, watching from New York City. Salamat po ng marami sa inyong pagsubaybay. Rodolfo San Jose Tanyo, sana po punta din kayo dito sa Quirino Province. Opo, inyo lang po kaming coordinate. Isasama ko yung buong team ng Project Life. Apo. Tuwa sila. Sambuanga kami ngayong Biyernes hanggang Linggo. Kami pupunta ng lugar at yung mga nag-aanyaya rin dyan sa atin sa Catanduanes. Ang dami din eh. So, isama nyo rin ang Project Life. Kasi hindi naman no ako masaya pag wala sila. Hello, okay, very dapat direct, kasama ko dyan. Sama din, no? Isasama din natin si Brother James. Yan ang ating ano. Yan po, no? Kaya maraming salamat. Inyo lang pong i-arrange, kapatid, that we are willing na pumunta po dyan sa inyo sa Quirino Province. Butoy Buklan, watching from Toyohashi, Japan, from Barilla Family. Yan po ang ilan sa mga pagbati natin. Balikan na natin, Brother James, bago maubos ang ating mga minuto na natitira. Ito, meron dito tanong dito eh. Sabi JM Laguino. Sige po. Ano ba paano umpisan to? Sa baba o sa baba na lang? Sa baba. Okay. JM Laguino, good day po. Sa second coming po ba ni Jesus, ni Jesus Christ ay nasa katawang tao po ba siya? O magkakatawang tao po ba siya gaya ng una niyang pagparito? God siya. Salamat po. Ito, meron tayong talata dyan, Brother Jerry. Sige. Bago ka alam, ikaw yung pinaka-pinali. Sige. Dito po sa gawa, uno, ang talata po ay 9 hanggang 11. Sinasabi po rito, yung pagdating ng ating Panginoon sa ikalawa, kung paano siyang umakyat sa langit, ay gayon din po yung kanyang pagparito. Yan. Ayan. Okay, sabi rito ay, at pagkasabi niya ng mga bagay na ito upang titingnan nila, ay dinala siya sa itaas. At siya'y tinanggap ng isang alapat at kinubli sa kanilang mga lipin, paningin. At samantalang tinitingnan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaki na nakatayo sa tabi na may puting damit na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparito siya sa langit. So, ano buo ba siya nung umakyat sa langit, Brother Jerry? May katawan. May katawan. Mm-hmm. So, pag siya po ay bumalik dito, eh, gaya rin daw nung pag-akyat niya. Uh-huh. Paano natin mapapatunayan na siya ay may katawan? Hindi ba? Hinipo siya ni Thomas. Yan. Ayan, sabi ni, anong patunay mo na ikaw yung Kristo? O, sige, hipuin mo ko yung aking tadyang at saka yung aking butas ng kamay. Ayan. So, sa madaling salita, ay, may katawan siya pagka pumarito siya rito. Tama po yun, kapatid na James. Hindi ho yan mawawala yan, kanyang pagiging katawan na ginamit nung siya nagkatawang tao. Kaya nga sa doktrina natin, combined po yan, yung po tinatawag nating humanity and divinity. Yun. Combined na po yan sa ating Panginoon Jesus Cristo. Pinagkaiba lang po, glorified body. Yun, glorified. Yung kanyang inakyat sa langit. At yun din glorified body, ang kanyang ibabalik, o sa kanyang pagbabalik, yun din po ang kanyang kalagayan sa kanyang muling pagbabalik. Ano po? Hindi naman nawala yun. Hindi. Na hindi niya iniwan sa himpapawid. Umakyat siya sa langit, nala po yun hanggang sa luklukan ng kanyang ama sa langit. Well, wala na ho kaming minutong natitira. Sinisenyasan na po tayo ng ating technical team. Pero huwag ho kayong mag-alala ho.
hindi ho kami mawawala pa. Mag-aantay lang ho kayo ng ilang minuto. Kakayanin pa ba natin ang oras? Tingnan nga natin, alas 12. Kaya pa. Makakaisa pa po kami muna bago kami kumain ng ating lunch. Kaya wag ho kayong bibitiw. Gawin po ninyong kapartner sa pananghalian po ninyo ang programang ito ng Kapitulo Versikulo. Hihingan ko po si kapatid na James na manguna po sa ating panghuling pananalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos, marami pong salamat Panginoon sa pagkakataong ito na muli kami po ay natuto mula sa inyo pong salita. Yes, Father. Nawa ang mga katotohanan ng aming narinig ay hindi lamang basta pumasok sa aming tenga at lumabas, bagkus ito po ay maitanim sa kaibuturan ng aming puso upang sa ganun ay makita sa aming buhay. Yes, Father. Tulungan kami na masunod po ang inyo pong kalooban. Mm-hmm. Pagpalain po ang programang ito, pagpalain ang bawat isa sa amin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Mga minamahal naming mga sukin taga-subaybay, kagaya po ng aking sinabi kanina, huwag ko kayong aalis, huwag kayong maglilipat ng inyong Facebook page. Sapagkat ilang minuto lamang po, magbabalik muli kami sa pagsagot pa rin doon sa mga nakabinbin na napakadaming tanong. Apo. At pwede pa rin ho kayong magpadala ng inyong mga tanong sa ating comment box. Sa pangalan po ng bumubuo ng programang Kapitulo Versikulo at ng ating pong Project Life Ministry Team na sa likod ng ating camera, kasama ko po sa pagtalakay si Brother James Aventurado. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sevilla. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.